tapusin na natin tong presidenteng to! Diba? Paano kung totoo mo, Maril? Marami ka pang hindi alam sa akin, Elias. Tama ako ang presidente. Hindi na mabubuhay yan. Nadugo ka. Madam, kailangan kita doon sa ospital. Tara! Anong miscarriage? Muntis ako? Mabuti't ligtas ka. Si Madam President, kamusta? Critical pa rin yung lagay na sabi ng mga doktor. Elias, kailangan na natin umalis ngayon. Iimbestigahan nila yung nangyari sa atin. Mahirap ipaliwanag yung ginawa natin. Baka maipit lang tayo. Tara na, bago pa dumating pulis at mga media. Tara na, wala na tayong oras. Welcome back, Sina. Ngayong malaya na. Ang unang natin ka. Maglinis ng mga ulo. Hanapin yung lahat ng mga tumalikod sa mga. Nimba, ligtas ka sa akin. Pwede ba ako sa iyo? Nimba, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Nimba! Gagay mo! Nimba! Samahan natin. Mga inutil kayo. Bakit pinabayaan yung makaalis sa peka? Sir, papaliwanag ako, sir. Alam po si Tinta. Nainigit ka ba? Sir. Sir! Saka pa! Sir, ito! Tama na po! Huwag ka magsalan dito! Puro kayong mga bobo! Wala kayong sulbi! Doc, ano nangyari? Senator, ligtas na po siya sa mga tama ng baril. Pero, ikinalulungkot ko pong ibalita
Hindi po namin nailigtas ang batang nasa sinapupunan ninyo. Bata? Ano bata? Ha? Rebecca? Hindi ko rin alam, William. Kanina ko lang nalaman nung dinugo ako. Akala ko masama na yung pakiramdam ko nung mga nakaraang linggo. Pero buntis pala ako. Buntis? Anak natin. Hindi ko alam na nagdadala ng tao. Nagdadala ng tao? Ang bata? Anong nangyari sa bata? Ha? Bakit hindi naligtas? Ha? Senator! Ha? Senator! Anong nangyari? Ginawa ko namin ang lahat. Ginawa ang lahat? Anong klaseng doktor ka? Pasensya ha? Po. Pasensya anong na, klaseng doktor? Naligtas ako! Ha? Ginawa naman po namin ang lahat, Senador. Ginawa ang lahat? Kung ginawa niyo lahat, buhay siya lang ako! Ha? Umalis ka dito! Buhay ako. Wala na. Wala na yan ako. Hindi mangyayari to kung hindi dahil kay Elias. Siya ang may kasalanan na lahat. Siya ang may kasalanan na lahat! Saan ba ito papunta? Sa Sitio Calusan. Elias, hindi nila tayo tinatantanan. Kahit saan tayo magpunta, sinusundan nila tayo. Kailangan natin makalis dito. Saan tayo pupunta? Tara, dito tayo! Sige na! Ang tatagal niyo! Pasabukan niyo! Nandiyan lang yun!
iba. Kailangan natin tumalon. Tapos ka ngayon! Sige, puntahan nyo! Nasaan yun? Sige, hanapin nyo! Mag-aalala ako kay Madam President. Kaya ako napupunta dito. Kumusta siya daw? Wala pa hong improvement sa kanyang kondisyon. Kahit po ang kanyang pulso at blood pressure. Magigising pa ba siya? Yan naman ang gusto nating mangyari. Pero depende yan sa pasyente kung kakayanin ang katawan na tutak niya. Napuruan kasi ng tama ng bala sa dibdib at likod si Madam President. Pumunta ang Pangulo sa sitio Luntian para kausapin si Elias. Ano pa kay niya? Hindi gawain ng presidente yon. Yes, Chief. May gusto siya malaman na si Elias lang makakasagot doon. Ano ibig mong sabihin? Chief, may tiwala ako sa'yo. Pero sa tingin ko, alam na ng presidente kung sino ang tunay na bayani sa Isla Laklan. Si Elias. According to her doctor, our president is now in coma.
Ito'y malungkot na araw para sa ating lahat. Our president is a good leader. Malaking kawalan siya sa bansa natin at sa ating lahat. Malaking pagsubok ito sa susunod na hahalili sa kanya. At ikaw yun, Senator William. Ayon sa saligang batas, ang Senate President pwedeng pumalit sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo kapag sila'y namatay o nawala na ng kakayahang maglingkod bilang lider. Nakanda akong maglingkod, Chief Justice Angeles, sa bawat Pilipino at sa lahat ng iniwala sa akin. Kaumbayani ng isla na. Hindi ko kayo bibigoyin. Malaking dagok sa ating lahat ang nangyaring pananambang sa presidente. Galit ang mga tao. Pero mas takot ang nangingibabaw sa kanila. Kung nangyari ito sa presidente, paano na ang mga ordinaryong mamamayan? Hindi natin palalagpasin ang act of terrorism na ito. Kaya kailangan mo na magdeklara na pansamantalang presidente ng bansa sa lalong madaling panahon para sa katahimikan at para mapanatag ang loob ng mga tao. Nakanda mo. Senyor, isang malaking kalokohan. Paupuin si William bilang presidente. Alam naman natin parehas, sertipikadong traitor yung taong yun. Anong balita kay Presidente Valerio? Ganon, komatos pa rin. At dahil patay na ang kanyang vice-presidente, gusto nilang iupo ito si William bilang pangulo ng bansa dahil siya ang Senate President next in line. Mga tanga, di ba? Inalam kung gano'ng kademonyo yung William. Hayaan natin sila. Magaling talagang pagbulahan yung senator na yun. Malakas din ang kutob mo. Nang siya ang nag-utos para patayin ang presidente. Alam ko ang kamandag ng mga ahas na katulad mo. Baka naman mahirapan tayong banggayin siya kung sakasakaling siya nga ang upo bilang presidente. Naglalakas ang kanyang kapangyad. Hahayaan lang natin sila. Nasa atin ang barahang Joker. Paniwalang paniwala sila na wala na ako. Napagsak na ako. Hindi na ako makalaban. Ang hindi nila alam, tahimik lang tayong kakalaw. Nagpapalakas. Babangon. Kikilos tayo para mga kanino. Gagapangin natin sila. Isa-isa, hindi nila nararamdaman. Unti-unti silang bumabagsak. Unti-unti silang namamatay. Isa-isa. Senyor, huwag masyadong mataas ang ihi mo. Mas gugustuhin mo kung maging kakampi.
kaysa maging kaaway sa negosyo. Akin pa rin mo. Dadalhin kita sa ospital. Bakit? Tama na ang kari-harihan. Kaya tumanda silang lahat sa pagbabalik ng Golden Scorpion. Inuubos talaga ni Elias yung pasensya ko. Natakasan na naman tayo. Hirap patayin ang hayop na yan, parang daga. Umalma ka lang, Calvin. Nagawa naman natin yung mga plano natin. Magiging presidente na si William. At patay na rin ang vice-presidente. Huwag muna kayong magsaya. Hindi pa patay ang presidente. Mamamatay na rin yon. Hindi na magigising pa sa comatose. At ayon sa saligang batas, kapag nangyari yon, ikaw na ang susunod na iluluklok na presidente ng Pilipinas. Kailangan mamatay si Presidente Valerio. At isama na rin sa libingan si Elias. Pinatay lang ako. Anak mo? Oo. Nakunan si Rebecca nang dahil kay Elias. Kaya kailangan mamatay si Elias. Si Elias? Yung kababata mo sa palangga? Paano mo nasabing siya ang totoong bayani ng Isla Lakdan? Bago tayo dumating sa Isla Lakdan, kasama ni Senator William, hindi niyo po ba napansin wala tayong kalaban doon, Chief? Ito nga pala ang daan papuntang hideout ng Golden Scorpion. Okay, men! Formation! Go! Move! Parang ang daming alam ni Senator tungkol sa Golden Scorpion. Sino pang informant niya? Senator! Senator, sandali! Delikado dito! Senator! Senator! Hindi ko nagtataka? Alam na lang Senator kung isla alakdan. Si Elias. Siya nang pambagsak sa lahat ng mga sindikato doon. Pero, di ba delivery rider siya? Yes, Chief. Isang delivery rider na nabiktima ng Golden Scorpion. Kaya gumawa siya ng paraan para gantihan ng sindikatong yan. Nagpalakas siya at naghanda siya sa laban. Sabihin mo nga sa akin lahat ng nalalaman mo. Sabihin mo nga sa akin lahat ng nalalaman mo. Chief, si Elias. Siya si Black Rider. Malungkot kong ibabalita sa inyo ng ating presidente ay nasa hospital ngayon at nasa critical na kondisyon. Ako, si William Romero, ang inyong Senate President, ang magiging acting President ng Republika ng Pilipinas sa pisa ng ating konstitusyon. May dala akong hindi magandang balita para sa'yo. Pero kailangan malaman mo. Ang tinuturing mong anak na si Calvin
nakita kong buhay. Dinala ko siya dito para malaman mo na isa siyang traidor. Kaya siya pumasok sa Golden Scorpio para magigan. Ano pong kailangan nila? Oh, huwag kayong matakot. May gusto lang kaming malaman. Saan ang bahay niyo? Saan niyo tinago si Elias Guerrero?